Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik yung lingkod Ron DTV. Mabago tayo ulit magpatuloy mga kababayan sa ating topic. Hingila po ako ng kunting pabor. Sana po pakilike ng video na ito. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, sana po pakisubscribe na ang YouTube channel Ron DTV. Ngayon na nga nung mga kababayan, yung pagkansila nga ng passport ni TTG leader Arne Tevez kahapon mga kababayan ha, ay itong abogado na si Atty. Topacio ay nagsalita na naman mga kababayan ha, gagawa daw sila ng mga legal na paraan para hindi nga matuluyang matanggal o mawala itong passport no ni Arne Tevez sa kanyang mga kamay mga kababayan, dahil nga pinag-uutosan ng Manila RTC Branch 51 yung pagkansila nga ng passport nitong si Arne Tevez. At ayun na nga mga kababayan, pinag-utos na rin sa NBI at kung ano man yung mga ahensya na dapat umaristo nitong si Arne Tevez o yung may pwersa o may paraan para maibalik dito sa ating bansa itong si Arne Tevez mga kababayan, ay pinag-utos na rin no, para itong si Arne Tevez ay mas mapabilis ang pagbalik dito sa ating bansa mga kababayan at managot nga ang karumal-dumal na kasalanan mga kababayan, lalong-lalo na sa pagpapatay nga kaya dating Gobernador Will Digamo at itong sinasabi nga na itong si Arne Tevez ay isang terorista. Napakabigat na kaso yun mga kababayan ha, pero yung kanyang kapatid na si Pride Tevez kasama yun mga kababayan ha, at yung kanyang anak ano ay may kaso rin yun at wala namang epekto kay Pride Tevez. Nakita ko yung isang video ni Pride Tevez na parang nasa paisiisi lang mga kababayan, nasa kanyang farm at parang wala lang kinakaharap na mga kaso na terorista mga kababayan ha? At isa pa yung mga baril na nakuha sa kanyang compound ay, ano bang balita, parang wala na tayong balita. Ayun nga sa ating mga kababayan, nabayaran ba kaya na nahimik yung ating mga ahensya na may hawak sa kaso na yan? Bakit wala man lang mga naiulat na may nakakasuhan itong si Pride and Tevez mga kababayan, para namang wala namang ginawang hakbang ano yung ating pamahalaan para itong si Pride and Tevez din ay matula din sa kanyang kapatid na si Arne Tevez na may warrant of arrest na nailabas na sa korte mga kababayan. Yun na nga no, mga kababayan, ano, sana nga mas mapabilis pa yung pagpapabalik kay Arne Tevez dito sa ating bansa, kasi nga sinasabi ko ulit mag-isang taon na mga kababayan yung pangyayari sa pagkamatay ni dating Gobernador Will Digamo mga kababayan. Ito na, wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Kinumpirma kahapon ng Department of Justice o DOJ na ipinag-uutos na ng Manila Regional Trial Court Branch 51 sa Department of Foreign Affairs ang pagkansila sa passport ni expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Tevez Jr. Sa gitna ito ng mga kasong murder na isinampa laban sa napatalsik na kongresista kaugnay ng pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo at iba pa noong nakaraang taon at ng pagdeklara sa kanya ng pamahalaan bilang terorista. Ngunit binigyang diin ng kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio na hindi pa pinal ang ipinag-utos na kanselasyon ng pasaporte ng kanyang kliyente habang humahanap na sila ng mga legal na paraan para mabaliktad ang inilabas na desisyon ng korte. Kinwestiyon naman nito ang pahayag ni Justice Secretary Crispin Boyeng Grimulla na tila nagsasabing convicted na si Tevez. Naniniwala si Topacio na hindi ito dapat isipin ng kalihim dahil wala umanong koneksyon ang kanselasyon ng pasaporte na magpapatunay kung totoong terorista o guilty sa mga kaso ang dating kongresista. Samantala, inatasan naman ng korte ang National Bureau of Investigation o NBI na gawin ang lahat para maibalik si Tevez sa Pilipinas. Ayon sa Manila Regional Trial Court, bagamat ginarantihan ng saligang batas ang right to travel o makabiyahe, hindi naman ito absolute at mayroon pa rin itong restrictions. Binigyang din ng korte ang tindi ng mga kasong murder na isinampa kay Tevez at ang pagdeklara sa kanya ng gobyerno bilang terorista para pagbigyan ang hiling na kanselahin ang pasaporte ng dating mambabatas. Ayon naman kay Justice Secretary Crispin Grimulla, nananatili ang paghahanap ng hustisya at hindi nila papayagan ang mga individual na nakasuhan ng karumaldumal na krimen na takasan ang proseso ng batas. Nananatili pa rin malaya sa ngayon si Tevez na sinasabing huling nakita sa bansang Timor-Leste. Yun na nga no, mga kababayan, itong si Arne Tevez ha, ay sinasabi na nga napuganti sa ating batas mga kababayan. Dahil sa patuloy nitong pagtatago, ano, may mga warrant of arrest na nga ito. Tatlo na ba yung warrant of arrest nitong si TTG leader Arne Tevez mga kababayan? Tatlo, dalawa, basta. Marami na itong warrant of arrest pero puro na lang warrant of arrest pero wala namang na-arrest.
walang naaresto, mga kababayan, ha. Ito sa pagkakataon na ito na na-cancel na nga itong passport nitong si Arne Teves ay sana nga ito na ngayon pagkakataon na makalagkad na nila pauwi ng bansa itong si Arne Teves, kung ano bang paraan, kung ano mang paraan na itong si Arne Teves na maibalik dito sa ating bansa. Talian ba yung bahay ni Arne Teves, ipahila sa barko, pabalik dito sa ating bansa, mga kababayan. Basta maibalik lang dito si Arne Teves sa ating bansa para nga mapanagot naman sa mga ginagawa niyang kasalanan yung mga tao na naagribyado, yung mga taong nawala ng mahal sa buhay, ay makamit naman nila yung hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay, mga kababayan. Yun ang ano, mga kababayan, abangan natin ano yung mga sunod na pangyayari na ito si Arne Teves nga ay maibalik na dito sa ating bansa. At itong si sila Ma'am Mirjanes Digamo, ano, ay sa palagay ko ay natuwa naman sa ginawa nga ng Department of Justice na ipinupursigi na nga yung pagkansila ng passport. At ito na nga ay may desisyon na nga yung Manila RTC branch 51 na pinag-utos na sa Department of Foreign Affairs ano na kansilahin na nga yung passport nitong si Arne Teves, mga kababayan. Yun ang ano, hanggang dito lang muna ano, at bago tayo magtatapos ay ulit mag-shout out muna tayo. Shout out tayo sa ating mga masugid na taga-subaybay. Shout out kay Susan Castillo, kay Nordis Manarang, shout out, ha. Kay Chiri Singson, shout out. Shout out na rin kay Member Jeffrey Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Romeo Giraldo, kay Idisa Borby, shout out. Kay Lynn Diaz, shout out, ha. Kay Jusing Astiliro, kay VT Hetir, kay Samuel Hilad Gilada. Shout out kay Kevin Roy Paga, kay Gaspar Rada, kay Emilia Lucky Nilaw. Shout out kay Julita Borromeo, kay Ma'am Joyce ng Japan. Shout out, ha, kay Ma'am Caroline Kuwakami ng Japan. Kay Lods Rosalie Malitano, shout out, ha, taga Negros Oriental, si Jumidis Alas. Ito na yung mga inaabangan nyo, no, na ang inyong dating congressman ay maaristo na nga, mapapauwi na dito sa ating bansa dahil wala na itong pasaporte. Mag-TNT na ito doon sa Timor-Leste, mga kababayan. At shout out na rin kay ano, ha, kay Peris Ispi o is ano ba to? Peris, basta Peris. Apres Ispi. Oh, shout out rin kay It's an Im. Shout out kay Jujo Junior, kay VT Bautista, kay Jocelyn, shout out. Roberto Mabaling, shout out, ha, kay Robert Tawadan, ano, ng Ilido Palawan, shout out, ha, kay Leonardo Ilim, shout out na rin kay Istinili Powell, shout out. Gigi Ramos, shout out, ha, kay Perla Barsina, shout out. Kay Willa Maghanoy, kay Ato Padilla, shout out, ha. Sino ba yung nag-aabang pa kay Arne Teves? Hindi ko na nakita dito, ha, na sabi niya nag-aabang din daw siya kay Arne Teves. Kay Virgie Eduvas, shout out. Kay Abrasado Josephine, shout out, ha. At kay sino ba ito? Hindi ko na makita yung nag-aabang kay Arne Teves. Sana ba yun? Shout out na rin kay Ramon Roman Ramoneda. Yan ang ano, mga kababayan, ano? Ito yung sabi niya ni tungkol kay Arne Teves. Ramon Ramoneda, huwag na lang kayong mag-antay na babalik pa si Teves sa Pilipinas. Ang bagal niyan, walang justice. Yun na nga, ito, mababalik na ito. Ito ba lang sabi niya, ano, ha? Ang tagal na yun, cancel, walang nangyari. Yun na nga, ano, mga kababayan. Yung ating mga kababayan, hindi naman natin talaga masisi, ano, kahit ako naman ay talagang napabagalan sa ginagawa nga na sinasabing arestuhin sa Arne Teves. Napakabagal talaga, mga kababayan. Pag mahirap yan, wala na. Natagal lang nakalabuso yan sa kulungan, mga kababayan. Yun ang ano, dito lang muna at once again, this is Rundi TV mo. Ingat tayo lahat. God bless bawat isa sa atin.